Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay i-analyze natin ang pinaka-latest game na naging laro ni Super Grandmaster Wesley So at ito ay nakita ko sa chess.com na may time control na 15 minutes plus 5 seconds increment noong nakaraang July 25 lamang. Ayan, kontra kay Super Grandmaster Jose Eduardo Martinez Alcantara ng Peru. Ang haba ng pangalan, grabe. So ito ay Super GM sa talagang pinaka-FIDE rating. Pero since ang gamit dito ay chess.com, rapid rating lamang yung nakikita nyo. So hindi ko alam kung ito yung FIDE Olympiad Online Tournament, no? Kasi walang nakalagay sa chess.com na detalye ng laro na ito. Ang nakalagay lang dito ay 15 minutes plus 5 seconds increment, kapareho ng FIDE Olympiad Online. So hindi ko sure. Pero ipopost ko na lang ang link para mabisita nyo sa description and then dediretso kayo sa chess.com. Okay, so importante, ma-analyze natin ang magandang laban ni Wesley. Okay, so dito, Wesley played e4, Alcantara played e5, knight f3, knight c6, at dito ay napusuan ni Wesley na mag-bishop c4, approaching Italian game or Giuoco Piano. Ayan, at dito ay nag-bishop c5, so Giuoco Piano na. Nag-c3, nag-knight f6, so may threat pa sa pawn sa e4, at dito ay nag-d4, so gusto talaga ng digmaan ni Wesley. Pero dito ang pinaka-popular line ay nag-d3 lang, simpleng buhay lang, depensa lang sa pawn sa e4. Pero ito ay d4, interesting, war kagad. Then nag-e d4, yan talaga ang pinaka-top choice. e5, diretso, at the best defenses to counter-attack, d5, good move din ang ginawa ni Alcantara. So dito nag-bishop b5, inilipat ang pressure sa knight sa c6, pumasok sa teritoryo, knight e4, yan talaga ang linya. c takes d4, bishop b6, at dito ay nag-knight c3, so development lang. Nag-develop din bishop g4, may tempo pa sa knight sa f3, may pressure kasi nakapin, tapos meron ding pressure sa d4. And then dito nag-h3, talagang in-invite ni Wesley na sige, hatawin mo na yung knight sa f3, pero umatras lang para maintain lang ang pressure. Ano ba ang mangyayari kung hahatawin yung knight sa f3? Bishop takes f3, g takes f3, so may threat pa sa knight sa e4, so obligado mag-react. Knight takes c3, b takes c3, at magkakaroon ng solidong central pawns ang puti. And then, ito nga double po pero isang f4 lang yan, solid na yan. Ang mabigat niyan, may rook G1 pa mamaya, mape-pressure pa yung Black's king side. So maraming benepisyo sa puti. Sa madaling sabi, pag kinapture yung knight. Kaya dito, tama lang yung bishop H5, maintain lang. At dito ay nag-bishop E3. Just in case na hatawin, bishop takes F3, queen na ang pangka-capture dahil depensado na yung pawn sa D4. At dito ay nag-castle lang. And then nag-queen C2. Ayan, so dito naman, iniirita ni Wesley na mag-react na yung knight sa E4. Nag-bishop G6, imminente na lang din. Queen B3 ilang, syempre malakas na espada yan eh. Queen B3 para may threat sa pawn sa D5, at dito ay nag-knight E7, nagpakahinay-hinay lang. Depensa lang sa under threat na pawn sa D5, at dito ay nag-castling lang. So tuloy lang sa development. C6, Bishop D3 hanggang dito, linyado pa rin. So mahaba na pala ang teorya nito. Nag-knight dito, so hindi nakagulat-gulat yan. Bookline pa rin, knight takes dito, ano idea? Bitin kasi yung bishop sa D3, rook FE1, ilag lang, at umuwi, bishop G6. At dito ay nag-knight A4 para tagpasin naman yung bishop sa B6. Kapag umalis, tagos ang pressure hanggang doon sa pawn sa B7. Kaya dito nag-react agad si Alcantara, nag-rook B8. Yan ang novelty. Kasi ito nangyari na before noong 2017 sa laro ni Super Grandmaster Amonato versus Super Grandmaster Bu Xiangxi, knight F5 ang ginawa. Yun nga lang, nabigo si Bu Xiangxi, natalo siya kay Amonatov. So ipopost ko na lang po ang link ha sa description below kung gusto nyong i-review. Pero balik na tayo sa ginawa ni Alcantara na novelty, rook B8. At dito ay nag-knight takes B6, pingas lang. Queen takes B6 at nag-queen A3. Siyempre, iwas muna sa queen to queen. Gagaang ang buhay ng black doon kapag nakipag-queen to queen. So queen A3, ilag, may timing pa or may tempo pa, threat sa knight sa E7, at dito ay nag-knight F5 na. Siyempre, kailangan itakas, at dito ay in-improve lang yung knight, knight B3, para mamaya, ideally, mag-knight C5, mas maraming scope na control ang magagawa ng knight dyan sa C5 kasi may mga threat na knight T7, ayun, triple yan, triple threat. Ayan, so dito, nag-rook FE8, develop lang para mamaya magkabukasan sa E-file, at least ready na. And then nag-knight C5, ayun ang simple threat o. Mag-knight sa D7, mafo-fork. Kaya dito, nag-rook BD8, pero yan daw ay alanganin. So much better daw dyan, para mailagan lang yan, mag-queen B5 na. Yan daw ang much better para may baon-baon din na mag-B6, mapaalis ang knight sa C5. Kasi dito naman kasi wala ito eh. Halimbawa, capturing yung libreng pawn sa A7, meron kasing knight takes E3. Rook takes E3, bitin din eh, queen takes B2. So, hindi pa dapat capturing yung pawn sa A7. Kaya sakto lang talaga yung queen B5 sana. Pero ang ginawa dito, nag-rook BD8 para depensahan or hindi na makatalon yung knight sa D7. So, dito, nag-G4. Good move.
para ito naman ang mapaalis. So dito nag knight e7. Ayan. So dito, bakit hindi kinapture ng black yung bishop sa e3? Wala eh, pag kinapture meron kasing ganito eh, rook takes e3. E paano na yung coming rook b3? Matatagpas na yung pawn sa b7. So mabibitawan yung b7 diyan or yung a7. Alin lang sa dalawang yan mabibitawan? Kasi kung iilaga naman yung coming rook b3, halimbawa queen c7, mayroon namang hataw ng queen takes a7. So under pressure pa yung pawn sa b7, tapos ganun din naman, hindi rin naman malulubayan yung coming rook b3, aatakihin talaga yung pawn sa b7. So sa madaling sabi, baka yung dalawang pawns na yan bumagsak. Kaya dito, mas minabuti na lang ni Alcantara na mag knight e7. Okay? So dito, may good move na ginawa si Wesley. Panggipitan talaga yung tiradang yon. Ano kaya yon? I-guess nyo, bigyan ko kayo ng kaunting segundo para makapag-isip, gawin yung puzzle, at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang good move ay F4. Yan ang panggipitan. Ito na gagawin, no? Kaming F5 na. Naku po, grabe. Namumula yung bishop sa G6. Sabi nga ng mga matatandang chess player, nilalag na to. So dito, ang ginawa ni Alcantara, sobrang iritado na dyan, nag-bishop E4 na lang. So talagang pinapasubo na sa knight. Para pag nag F5 na naman, at least nasa loob, hindi kulong. Diba? So dito, nag F5 pa rin. Another good move. Kasi dito, kung kakapturin yung... Isang option din to eh, na-capturein eh. Lamang pa rin ang puti, yun nga lang mas mababa ang pagkakalamang. D5 yan o, magkakaroon ng discovered attack sa queen. Yun nga lang magkukuin B5 eh. Na kapag nag D6, oo nga, looking na parang solid. Mag-knight D5 lang eh. At kapag nag queen takes A7, mayroong F6. Yan ang mabigat, pambasag sa sentro. Pag ito nabasag, baka malaglag din yung pawn sa D6. Kaya dito, mas minabuti na lang ni Wesley na mag F5 na lang at huwag nang pakialaman niyang bishop sa E4 na yan. So dito, nag A5 na. Ayan. So nakatunog si Alcantara na parang mainit kasi yung pawn sa E7, mainit yung pawn sa B7. So ito, pinaganda niya muna yung pawn niya para at least hindi na mapitas yan. So dito, nag bishop G5, another good move. Bakit? Kasi nakatreat yung knight sa E7, may potential na hahatawin yan, hataw, and then may tapyas ng knight sa bishop sa E4, and then ayun, no, mahahang. So lalamang ng isang pyesa, yan ang pinakaplano ng bishop g5. At dito nag-react si Alcantara, nag-queen c7 para extra protection sa knight. And then dito, mayroon na namang malakas na atake na ibinato si Wesley. Ano kaya yung atake na yun? I-guess nyo ulit, pinaka-puzzle, pampalakas ng analysis. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para makapag-isip at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat sa mga ganitong tema ha. Ito talaga ang the best pattern dyan. F6, pangbasag talaga ng kingside. So dito, walang magawa si Alcantara. Nag-knight G6 na lang siya kasi wala eh. Yan talaga eh. Kasi pag kinapture, mas lalong mapapasama. G takes F6, bishop takes F6, queen na lang ang kulang dun, no? One move mate. Diba? Basic yan sa mating pattern. Ayan o, no? Magku-queen E3, queen H6, matchas sa G7. So yan ang delikading dyan. Kaya dito, pag F6, nag-knight G6 na lang para makaiwas-iwas. Yun nga lang, may hataw pa rin. F takes G7, may threat. Umiwas, rook C8. At dito, ay may ibinatong huling tira si Wesley na napuwersang maparesign talaga si Alcantara. Ano kaya yung tiradang yon? I-guess nyo uli. Pinaka-problem solving natin. Sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang malakas na inihataw ay rook takes e4. Naparesign na. Bakit? Ito kasing continuation. Pag nag-d takes e4, may rook f1 lang daw. Grabe yung rook f1. Oh. Ang lakas oh. Sabay ito, hindi rin naman mapipigilan eh. Yung kaming knight takes e4, knight f6. Ayan. So medyo may kalaliman lang. So dito, magwawala na daw ang black. Knight takes e5, d takes e5, queen takes e5, and then queen e3 para parehong yakap-yakap ng queen ang kanyang mga minor pieces at walang mahalaw na makuha pa. At dito ay talagang klarong-klarong advantage talaga ang puti. So, niresign na ni Super Grandmaster Alcantara ng Peru. Okay, so hindi ko po talaga sure kung ito ay laro sa FIDE Online Olympiad kasi walang detalye pag pumasok kayo sa chess.com. Pero ang duda ko kasi, 15 minutes plus 5 seconds increment, kapareho ng time control ng FIDE Online Olympiad.
So, tingnan natin. Search nyo na lang din. Basta importante, may pinaka-latest game si Wesley. So, nanabik tayo sa game ni Wesley at nagpakitang gilas na naman siya dito sa game na ito. So, maraming salamat po. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad-agad kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta at pag-subaybay sa ating YouTube Chess Channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.